Hi guys, I'm going to show you how I make my dried flower bouquet. Okay, first I prepare the flowers that I need. So ang napili ko ngayong kulay ay white, pink, baby pink at saka dark pink. So yan na po ang aking napili. Siyempre ilalagay ko sa isang lagayan sa tabi ko para mabilis akong kumuha at mabilis magawa yung bouquet. Ganyan po yung ginagawa ko pag gumagawa ng bouquet. After yung wrapper, yan na po, nakaready na sila. So for me kasi it's better na meron kang itong working mat na ginagamit para pag hindi ka na mahirapan mag sukat ng mga kailangan ikat cutter, cutting mat, kasi meron na siyang sizes na pwede mong kung anong gusto mong gawin. O ayan, nagcut pala ako ng foam, flower foam, kasi madali siyang gamitin at saka binalot ko siya para hindi mag hiwa-hiwalay, kasi yung flower foam pag walang tubig ay parang nagpa-powderize, so mabuting nakabalot siya, kasi pag dried flower naman hindi mo na kailangan lagyan ng water kasi dried na sila. So ganyan lang. Yan. White muna ako. Sa white flower muna. Baby's breath ba ang ano ito? Ang itong flower. Nilagyan ko yung ano, yung fossilized flower first, yung malaki sa gitna, and then baby's breath sa gilid para maganda. Ganyan lang po ang paggawa ng bouquet. Unti-unti ilagyan ng stick. Lagyan ng barbecue stick. Ayan. Paikot. Ayan na. So, dahil kailangan may touch ng different color, napili ko ay pink. White and pink. Ayan. I put some color pink para mag gumanda naman ang kulay. Tumingkad ang kulay ng white sa gitna. Mas lumabas siya. Kasi may pink na nakalagay sa gilid. O, diba? Ang ganda. Puring-puri ko yung gawa ko. We will see later, after. Kung anong kalalabasan nito ng aking ginagawa. Ganyan siya. Honestly, ang ginamit ko dito ay puro imported. Ang hindi lang siguro imported itong fossilized flower. Pero, mostly, mga imported ang ginamit ko. Imported dried flowers. O, ayun na. In-order ko pa siya from Manila para makagawa ako ng mga bouquets. Pero pwede rin pala dito bumili sa store ko ng ganyan lang, flower lang. Kung kayo na magagawa ng marunong kayo gumawa ng bouquet, pwede rin. Pwede ding bouquet na yung gabilhin nyo for any occasion. Ayan, nagdagdag ako nung pink na bulaklak kasi mas maganda pag madaming pink na bulaklak. Lumalabas yung fossilized flowers na color white sa gitna. Mas titingkad siya. Mas papapansin. O, diba? Touch of pink. Baby pink. Touch of baby pink. Ganyan lang. You just combine different flowers para maganda tingnan ang bouquet. Ayan na. Diba? Sa ang mahalaga pala sa paggawa ng bouquet ay yung color combination. Siyempre, wag naman nating ilayo masyado ang kulay. At saka, sabi nga, pag ang color, mag-base tayo dun sa color ng rainbow para pa hindi siya, hindi pangit tingnan. Parang ano lang, hindi ganun kalayo ang color ng bawat combination na gagawin natin. Yan, nilagyan ko siya ng mas mataas sa likod para maganda tingnan. Yan, nalinis muna para mas may space ulit. Yan. Another pink at the back. Ayan. Yung parang parang may tinik-tinik na ano, hindi ko alam ang name, pero ang ganda niyan pag nilagay sa bouquet. Ang ganda niya. O, diba? Now, I'm going to put yung local
trigo. Yan sa gilid. Para siyang nagiging parang siyang nagsilbing dahon ng bouquet. 'Di ba? Ang local na trigo ay nabili ko sa Nueva Ecija, parang ganon. Dito lang yan sa Pilipinas. Ang galing, 'di ba? Napakaganda. Buti na lang may mga supplier akong madaling makontak. Kasi nakaka-order ako ng mga ganito ng mabilis pagkailangan. Kasi hindi naman ako pwede mag-stock ng madami dito sa store kasi wala akong space. At saka masisira siya pag sobrang dami kasi nagmo-moist. Kasi siya ay totoong flower, pinatuyo lang. So pag nabasa siya, may chance na masira siya. So ayan, hindi pa, ang ganda. Ganda na niya, may pink na mataas sa likod para mas mapansin yung sa harap. Ganun talaga. Dapat, I will put a touch of dark pink na trigo sa mga gilid-gilid. Kung napapansin nyo yan, may mga paunti-unting dark pink, hindi na talaga madami, ilang piraso lang para mas ma-enhance ang color ng bouquet, like that. Kasi pag nag-focus tayo sa isang kulay, dapat ay wag naman isa o dalawa lang, wag naman yung lahat ng kulay ilagay natin kasi hindi rin maganda tingnan. Lagyan natin ng touch of different color pero mas malapit pa din sa color na nilagay natin. Ganyan na paggawa ng bouquet. Ayan na. I'm done with the bouquet. So, now, linis ulit para mag-wrap na ng bouquet. Lagyan na natin ng wrapper. Bouquet wrapper. Ang napili ko itong baby pink at saka yung white na may red color. Na parang newspaper style siya. Red yung kanyang mga sulat. So, hindi pa rin siya nalalayo dun sa kulay ng bulaklak na nilagay ko sa bouquet. Ayan. Ni-fold ko lang siya ng dalawa. Ayan. Tapos, nilagay yung bulaklak at saka gumamit ako ng maliit na tape para hindi na natatanggal-tanggal yung tape. Paikot lang kasi ng paikot hanggang sa habang nagdadagdag ka ng wrapper. Ayan na. I put na baby pink on the side. Ayan. Another layer of wrapper. Pero ngayon mas maliit ng wrapper para kasi mas mababa na siya, mas lower layer. Pagpupunta sa harap, ayan na. So, tinutol ko, I divide the other wrapper into 4. After the color white, yung pinutulan ko kanina, yung isang side pinutol ko siya sa dalawa, siya yung nilagay ko sa harap. Ayan.
honestly, nag-i-enjoy ako sa paggawa ng bouquet. Dati, parang natatakot pa ako na ay magugustuhan kaya ng tao yung gawa ko. Pero, nung na-appreciate naman ng tao at madaming bumibili, madaming nag-o-order, I feel proud naman sa sarili ko. Kaya, ito, ginawa ko na siyang business. Kasi, it's really good to make the people happy naman at to share something that you make by yourself sa ibang tao. Nakakatuwa lang siya. It's a good thing for me. Yan na. Lagyan ko siya ng native na wrapper para ma-enhance yung kulay ng ating bouquet. Ayan na ang finished product. Lalagyan ko na lang siya ng ribbon to make it more presentable. Ganyan lang ang paggawa ng dried flower bouquet. So, if you are watching now, maybe you can learn from me how to do it. Just remember the color combination is important in doing this craft. Yan na siya. O, tipa. I use two types of ribbon. The pink ribbon. The one is the shiny one with the just for you message, at saka the other one is the plain na pink ribbon. Okay, now I will put my logo. Syempre, dahil business ko na to, I put my logo in the bouquet. That's it. Ang aking finished product. Ayan na. Just comment guys if you like my craft of the bouquet I make. And that's it. Thank you for watching.